Good day and welcome to another episode of the SPIN Sidelines. My name is Ruben Terrado and once again, maraming salamat sa inyong pagtutok sa amin sa SPIN.PH. And for today's episode, we have a rather special guest. Usually, ang mga pinifeature natin, mga athletes is usually from the world of basketball. Pero now, lipat naman tayo sa cycling. And of course, itong ating guest, medyo kilala rin ito sa cycling community, sa biking community. Siya isang YouTube channel nga siya na talagang maraming subscribers. At yun nga, maraming na-inspire dito sa mamang ito dahil sa kanyang pagbibisikleta. So ladies and gentlemen, our guest for today, Mr. Ian Howe. Ian, magandang araw sa iyo and welcome to the Spin Sidelines. Magandang araw din, Ruben. Thank you for inviting me for this interview. Ian, siyempre, gusto rin namin ikaw makilala, pero yung first question ko sa'yo, kailan ka ba talaga nag-start na magbisikleta? Ano yan, mga around 2015. Mm-hmm. Naalala ko yan, late 2014, around December, nag-decide ako. Parang gusto ko lang i-try yung cycling. Kasi medyo malaki yung build ko dati. Tapos, medyo hirap ako gumalaw. So, parang gusto ko mag-trim down. Pero ayoko rin naman mag-build up ng muscles. Gusto ko yung tone down lang ng konti. So yun. Tapos, nagtingin-tingin ako sa Facebook, sa YouTube, ano bang pwede kong maging hobby? So, tapos yung cycling, parang out of curiosity lang. Sabi ko, try ko kaya itong cycling. Actually, una kong namatahan, folding bike nga, yung una kong natripan. So, yun. So naghanap ako ng second hand na folding bike. Tapos doon nagsimula yung cycling journey ko. Pero Ian, what made you decide na mag-trim down? Na meron bang reason? Usually kasi syempre yung mga may condition sa health nila, kaya sila nag-trim down dahil meron silang siguro health condition na kailangang maalis. Ikaw ba, same ba sa'yo? O talagang gusto mo lang talagang maging healthy? Actually, around that time, medyo ano na, high blood na ako. Ah, talaga? So, okay. Na-diagnose ako na high blood. So, tapos, yun nga rin, parang sabi mo kanina, medyo, yung sa build ko, hirap akong gumalaw, ang hirap magsintas ng sapatos, yung gano'ng kasimple yung bagay. Oh. Tapos, mga simpleng kilos, ganyan, medyo kinakapusagad ako ng hininga. So, yun yung dalawang factors na kumata ko nag-decide maging active. So from ilang kilos or pounds, gaano kalaki yung nabawas sa'yo? Dahil sa pagbabike? Nung nag-decide ako mag-cycling, siguro around 175 ako niyan. Okay. Tapos yung pinaka nag-trim down ako, siguro around 135 pounds. Oh, wow. So nasa, ilan yun? 40 ba? Tama ba yung math ko? 175 to 135. Oh. O yun, mga ganun. Kaya lang, nung nag-135 ako, ang dami nagsasabi sa akin na mukha raw akong ano, para ako nag-drugs. So, kailangan akong bumawi ng konti. So, medyo nag-laylo ako ng konti. So, para mag-gain ng konting weight ulit. Okay. Wala, hindi ka naman, pero yun nga, yung sa pag-gain mo ng, yung pag-lose mo ng weight, meron ka bang binawas sa kain mo or wala? Ah, oo. Kasabay ng cycling, diet din. Kasi lalo nung nahilig na ako sa mga rides, limited na rin yung mga nakakaina. Kasi syempre, nasa labas ka. So, padyak lang ng padyak dun sa labas. Tapos, pagkakain ka, tipid lang din. Kasi mahirap din magbike kapag ka laging busog. Although, meron akong mga nakakasama na medyo nakakatawa kasi. Minsan, pagka nasa labas ka, pwedeng konti lang na kain mo, pero ang dami mo na rediscover ng mga bagong kainan. So, may mga kasama naman ako na mas lumakas silang kumain. So, ganun lang yung ano. Oh. Iyan yung mga, nung nagsisimula ka pa lang, usually ano yung mga naging rides mo? Of course, nakikita naman ng mga tao sa YouTube na medyo malalayo yung mga rides mo ngayon, pero nung nagsisimula ka pa lang, mga gaano kalayo yung mga rides mo? Ah, malapit lang. Siguro, as in, nung bago pa lang ako, nagtatry pa lang ako mag-cycling. Siguro mga 10 kilometers ko, long ride na yun. Okay. Tapos, ang dami ko ng pahinga nun. So, talagang pawis na ako. Tapos, ang dami kong pahinga.
Tapos, pero gradually, lumalayo na lumalayo, ganun. Ano yung makukonsider mo na first long ride mo na talagang totohanang ng long ride? Nag-attempt ako na mag Laguna Loop. Okay, Laguna Loop. So, from sa bahay namin, para maikot ko yung buong Laguna Loop, nasa 220 kilometers plus. Pero hindi ko siya natapos kasi nga, ano pa lang ako noon eh, baguhan pa lang talaga ako, naglakas loob lang talaga ako. Mm-hmm. Ang unang bala ko noon hanggang Pililia lang, Pililia Windmill sa Rizal. Okay, okay. Tapos, sinek ko yung mapa, sabi ko pa, ang hirap kasi nung papuntang Pililia Windmill, puro bundok, ang dami kong uphill na dinaanan. Mm-hmm. Ang dami ko na rin nilusong. So sabi ko, pag bumalik ako, dadaanan ko na naman lahat ng mga lusong tsaka ako na yun. Tapos, sinek ko sa map, sabi ko parang malapit na yung pag inikot ko yung Laguna. So, katrinay ko. Pero hindi pala ganun kadali. So, pagdating ko ng mga bandang Los Baños yata, as in, hirap na ako. Pagdating na Santa Rosa, nag-decide na ako sumakay ng bus pa uwi. Okay. Ano yung ginabi ka na? Oo, ginabi na ako. Tapos nagkandaligaw-ligaw na ako. Talagang, sayang nga nung mga panahon na yun, hindi pa ako nag-vlog kasi yun ang talagang total adventure din na solo ride. Mm-hmm. Yung actually yung next question ko sa'yo eh, paano mo na naisipang magsimula ng vlog? Kailan ba nag-start yun? Ah, yung vlogging ko recently lang actually. Mm-hmm. August of last year. Okay. Mm-hmm. Kasi nung naka-experience na ako ng mga multi-day rides, nakakapunta na kami sa Mountain Province, sa North, sa Bicol, ganyan, na masyado ako na-amaze outdoors. Tapos ang ganda ng mga nakikita kong tanawin. Tapos parang naisip ko, ang ganda i-share nito sa yung pag-uwi mo, share mo sa mga friends mo, sa family mo, ganun. Tapos kaya lang, minsan, naalala ko one time, may after ng ride ko sa Ilocos, pinakita ko yung pictures dun sa ate ko. Biniview lang namin sa TV, mga pictures. Mm-hmm. Tapos yun nga, naisip ko, mas maganda sana kung video yon. Tapos kinukwento ko siya habang nangyayari yung ride na yun. Mm-hmm. Yun. Tapos yun yung naging parang ano ko, deciding factor na gusto kong i-vlog yung mga rides ko. Mm-hmm. Ano naman ang masasabi mo na parang August of last year pa lang yung vlog mo pero parang ang dami mo ng followers. Talagang grabe yung reception ng tao. Yun, parang isa ka sa mga kilala talagang mga vloggers na eh sa mundo ng biking at cycling. Oh, actually, nagulat ako sa reception ng tao kasi alam mo, i-share ko na yung, nung pinaplano ko kasi yung vlogging, kausap ko dyan yung anak ko. Okay. So sabi ko, yes, gusto ko mag-vlog ng cycling journey ko. Tapos yung monetary factor niya, nahiyaran natin, sabi ko. Inisip ko nga, after 1 year siguro okay lang, upload ako ng upload. After 1 year, kung wala pa rin, okay lang, at least sa document ko yung ano, yung mga rides. Mm-hmm. Diba, ando na siya forever sa online. Mm-hmm. Tapos nagulat ako in just a few months, biglang, uy, ang ganda ng reception ng tao, tapos ang daming followers. Mm-hmm. Ayun, so, happy naman. Oh. Eh, ito namang, of course, nakilala ka rin dahil dun sa kantang ginagawa mo eh. Na, alam mo, ang una kong kantang narinig na cycling, ewan ko kung alam mo yun, yung kay Jess Garcia, yung Buhay Siklista. Ewan ko kung narinig mo na yun. Pero actually, yun yung unang kantang. Yung unang kong kantang narinig tungkol sa cycling. Tapos narinig ko yung kanta mo, na yun nga, yung sarap magbike. Saan mo nagsimula yun, Ian, yung paggawa mo ng kanta tungkol sa pagbabike mo? Before naman ako mahilig sa cycling, musician ako, nagbabanda-banda ako, tapos okay. Susulat ako ng mga kanta. Mm-hmm. Ayun, tapos, yun nga, yung nung nahilig na ako sa cycling, after nung mga long rides na nagagawa ko na, sabi ko parang sarap din sumulat ng kanta tungkol sa cycling. Mm-hmm. Actually, yung sarap magbike, pang tatlo ko na yan ang nasulat na kanta. Okay. Sa tungkol sa pagbabike. Mm-hmm. Yung una ko, yung pa-jack song, yun talagang after kong mag-enjoy ng sobra sa ride namin sa Sagada, sobrang nag-enjoy ako sa ride. Sabi ko, na-inspire ako gumawa ng kanta. Mm-hmm. Tapos, yun talagang kinukwento ko dun yung kung ano nangyayari sa multi-day rides.
Tapos yung kwento ng kung paano ka nakakamit ng mga bagong tao na hindi mo naman kilala. Mm-hmm. Pero after ng ride nyo, kaibigan mo na sila, mga ganun. Mm-hmm. Yun. Mm-hmm. Yung sarap magbike, actually parang nasulat ko siya kasi parang nag-iisip ako na kailangan, since nag-vlog na ako, uh-huh, parang kailangan ko naman ng ano ng isang parang magiging theme song nung channel ko. Uh-huh. Yun. So, yung kaya naisip akong isulat yung sarap magbike. Mm-hmm. Tsaka naisip ko, kailangan ko ng kanta na medyo general yung dating, hindi lang pang hindi pang isang discipline ng bike, ng pang mm-hmm karera or pang touring. Oo, as in, in general. Yun. Mm-hmm. Oh, yun nga. Si, sikat na nga yung kanta mo ngayon. And siguro yan yung isa sa mga, I'm sure siguro yung pinakasikat na video mo is yung ride nyo to Bicol, Manila to Bicol, no? Mukhang mukhang isa yun sa mga talagang marami nanood. Eh, tell us more about the ride na siguro hindi na panood ng tao dun sa yung vlog. Tsaka paano nyo naisipang mag-ride to Bicol? Yung ride to Bicol na yun actually, yung nasa YouTube natin na maraming views, yan ang second time na nag-ride kami sa Bicol. Mm-hmm, mm-hmm, kasi first time namin nag-ride ng Manila to Bicol was in 2016. Okay. Tapos, gustong-gusto na, yung iba sa mga teammates ko, gustong-gusto namin balikan yung Manila to Bicol. Mm-hmm. Kasi talagang ibang klaseng experience yung ride them from Manila to Bicol. Mm-hmm. Ayun, tapos, tungkol naman dun sa video, kasi marami yung mga ibang nagdo-document ng mga rides nila. Ginagawa nilang episodes. Ako naman, oh, ang gusto naming mangyari nun, ang gusto kong mangyari sa video, sabi ko, hindi kaya, nung una, iniisip namin ng mga group ko, hindi kaya mabore yung mga tao kung ganito kahaba. Kasi ano yan, 1 hour, 39 minutes. Mm-hmm. Ang iniisip ko na lang nun, sabi ko, may mga tao na gusto rin gawin tong ride na to. Siguro okay lang na kahit sila na lang yung manood talaga. Oo. Tapos gusto ko kasi ipakita yung lahat ng klase ng challenges and adventures. Mm-hmm. Kasi kung mapapanood mo yung Bicol ride namin, nagsimula kami ng gabi, tapos walang tulog kinabukasan, inabot kami ng araw, bagyo, ulan. Oo. Mm-hmm. Yun, tapos may mga nasiraan, tapos nawalan ako ng gamit dun sa ride na yun. Mm-hmm. So, yung gusto ko lang ipakita yung actual na nangyayari sa mga ganong klaseng rides. Mm-hmm. Yun. Eh, nung masabi mo na, ayun ko, nakikita ko sa comment section din kasi nung ride na yun na parang dahil dun sa ride na yun, parang dun sila na-inspire magbike eh. I'm sure hindi lang yun yung video na ganun ang komento ng iba, no? Pero ano masabi mo na dahil dun sa ganong ginagawa mo eh, maraming na-inspire na magbisikleta. Actually, nakakatuwa ako. So, pag pinag-uusapan namin ng mga kagrupo ko na lagi nyo nakikita sa cycling videos namin, pag nag-uusap kami, na tumataba yung puso namin na marami na-inspire, na maraming nag-quit na sa bike dati nung nakapanood ng video. Yung iba, bumili na ng bike. Yung iba naman, hinanap nila yung mga lumang bike nila, tapos inayos nila. Tapos nag-ride na rin sila ulit. Mm-hmm. Tapos yung iba naman, yung kagaya nung sinabi mo kanina, yung mga nakakita ng mga videos ko na nung malaki pa ako, pumayat ako, mm-hmm, ang dami rin na-inspired doon. So, nakakatuwa. Minsan, kanina lang nag-uusap kami nung isang kasama ko si Sir Noel. Okay. Sabi ko, nakakatuwa naman na ang daming na-inspire sa atin. Pero ano bang ginawa natin? Nag-bike lang naman tayo. Tapos, tapos nagpapatawalan tayong ganyan. Pero siguro nga nakaka-inspire yung mga ganun. Lalo na kapag pagka nandun ka na nasa outdoors ka na very relaxing yung feeling, ganun. Iyan, matanong ko lang siguro yung toughest ride mo, no? Tingin mo ba yung Manila to Bicol mo, yun na yung toughest? O meron pang isang ride mo na talagang hindi mo makalimutan dahil sa hirap? Not necessarily yung length, ha? Baka siguro sa conditions, mga ganun. Ano mo yung sabi mong pinaka-tough na ride mo? Toughest ay ano actually yung ride namin sa Buscalan, Kalinga Buscalan, kay okay. Apuwang Wood kung familiar ka sa lugar nila. Kasi ano yan eh, 3-day ride tapos dadaanan mo yung Cordilleras. Mm-hmm. So ang day 1 dadaan ka from Manila to Baguio. So siguro mga 16 to 18 hours na ride yan. Mm-hmm. Tapos yung day 2 Baguio to Bontoc.
yan talagang mountainous yung terrain, talagang napakahirap. Tapos, napakalamig din kasi ang naalala ko, kaya nahirapan kami sobra, sobrang lamig na bandang Atok Benguet. Okay. As in, siguro mga nasa 10 or 12 yung 12 wow. degrees Celsius yung okay. lamig. Mm-hmm. Yung tipong nagbabahinga kami sa highest point, bumili kami ng kape para lang meron kaming ilagay sa kamay namin, pampainit. Mm-hmm. Tapos, in just a few minutes, parang siguro mga 3 to 5 minutes, malamig na agad yung kape. Tapos, nanginginig na kami sa sobrang lamig. Oh. Tapos, ang isa pang dagdag dun, nung na-experience namin yung ganung weather condition, malayo pa kami sa destination namin. Mm-hmm. Ang dami pa namin kailangang ahunin na bundok. Mm-hmm. Ayun. At saka, day 2 pa lang namin yun. Oh, wow. Okay. Ilang araw nyo yun kinuha? 3 days din. Three days din. Oh. Pero mas maiksi siya. Kung hindi ako nagkakamali, mas maiksi siya sa Bicol tsaka sa Pagudpud kasi nagpagudpud na rin kami dati. Hindi siya ganun kalayo pero mahirap talaga yung terrain. Oo. Ian, with all your experience sa biking, di mo ba naisip magkarera? Maybe do it professionally o ikaw, iba pa rin talaga yung mga professional riders. Siyempre, talagang yun ang buhay nila eh. Pero ikaw ba, naisip mo ba yan na kumarera o talagang gusto mo yung ganyan lang na ride-ride lang, enjoy nature tripping, mga ganun? Actually, hindi. Kasi habang nagpapalakas ako sa cycling, yung naglo-long ride, long ride, marami ako nakasamang ilan ako nakasama na mga atleta talaga. Okay. Nakita ko kung gaano sila kalakas. Uh-huh. Nakita ko yung strength nila, yung power nila. Iba yung strength nila. So yun lang masasabi ko. So kaya ang taas ng tingin ko sa mga atletang cyclist. Talagang sabi ko hindi ko kaya yung ganung klaseng cycling. So okay na ako sa sightseeing, nature tripping, ganyan. Oh. Kwento-kwento sa vlogs, ganyan. Oh. Meron ka bang atletang gusto mo na cyclist or kahit hindi cyclist, meron ka bang iniidolong atleta? Sa cycling ba? Or kahit saan. Or kung sa cycling, kung meron din. Wala masyado kasi nga nung hindi ako masyadong natumutok sa mga karera na na videos. Ayun. Pero nung nakaraan, I'm sure nabanood mo 'yun yung kasama namin sila Gio Halalin. Oo. Oh, 'yun nga rin Andres Ramos. 'Yun nga rin doon rin ako papunta dahil nakita rin lahat yung pagbabike nila Gio at saka ni Aldrich, no? Kamusta naman, ano bang kwento doon? Bakit nasama sila Gio at saka si Aldrich sa ride niyo sa DRT? Meron kaming common friend si Bryle. So friend ko siya from dito mula nung bata pa kami, tapos friend niya rin sila Aldrich. Mm-hmm. Sa parang teammates yata sila nung college sa basketball. Ayun, tapos Parang, sama kami sa ride, sama daw sila ganito, ganyan. Mm-hmm. Tapos sinet namin yung ride. Ganun. Eh, ano naman ang, paano masaya mo sa, nila, performance nila? Mukhang based sa video, talagang mukhang, parang simpleng-simple sa kanila eh. Eh, ikaw, in your own words, paano mo masasabi, anong masaya mo sa performance nila? Oh, actually nagulat ako sa kanilang dalawa kasi Hello? Sige, yan, go ahead. Ayun, actually nagulat ako dun sa kanila kasi lalo kay Gio kasi tinanong ko si Gio Halalon, sabi niya 3 weeks ba lang siyang nag-cycling. So nagulat ako. So tama nga 'yung sinabi ko sa iyo kanina, pag mga atleta talaga iba yung ano nila eh. Oo. Ang tawag mo doon. Iba yung training nila eh. Oh. No? So, nung nasabi na si Gio ay 3 weeks pa lang nagbabike, tapos nakasabay ko siyang umahon, nakita ko, nauuna, ang bilis umahon. Sabi, nagulat ako, ang lakas. Tapos si Aldrich din. Nagulat din ako, parehas silang malakas umahon. So, parang kumbaga sa mga newbie,
yun nga, nag-post ako sa Facebook ko, sabi ko, dati hindi ako naniniwalang may newbie na mamaw. Kasi alam mo naman yung term na mamaw, di ba, pag ginamit sa cycling. Hmm. Tapos ayun, sila yun. Sila yung mga, ano, yung mga newbie na malalakas na talaga. Oo. Hindi ko alam kung alam mo eh, pero kahit even before, ano, during the PBA, may mga nagbabike din dyan ng mga basketball player eh. Although patago dahil syempre iniisip nila delikado but ganun. Pero recently nakikita namin eh sa mga social media nila na players talaga nagbabike na rin sila lalo na during this ECQ, GCQ na talagang mapapawis sila eh, no? Ano man sabi mo na yung mga ganong mga basketball players eh they turn to cycling para magpapawis ika nga. Actually maganda kasi mas alam naman natin sa Pilipinas maraming basketball fans eh, di ba? Mm-hmm. So mas makakatulong 'yan para mas lalong ma-push. So aside from yung COVID-19 pushing the cycling community, ganun din yung mangyayari pag nakikita ng ibang mga basketball fans na nagbabike na yung mga idol namin sa PBA, ah, so magbabike na rin kami. So, yun yung nakikita kong magandang bagay na mangyayari doon. Speaking of iyan, no, siguro maiba tayo ng topic kasi yun nga, parang dahil dito sa pandemic, marami tayong nakikita nagbabike to work. Yun nga, marami nagsasabi yung sa biking culture na tinatawag eh. Ikaw, in your opinion, do you think kayang masustain yung ganitong klaseng culture of biking? And of course, I'm sure you are, talagang pabor ka na magkaroon ng ganung klaseng pagkahilig sa bisikleta yung mga ating mga Pilipino. Do you think kaya naman ma-sustain itong biking culture natin as of late? Yes, tingin ko kaya naman. Ang kailangan lang mag-catch up tingin ko yung government natin para makapag-provide sila ng infrastructure. Kasi kapag hindi, o kahit maraming hindi natin ma-sustain yan kung makikita natin ng maraming mga disgrasya nangyayari sa kalsada or makikita ng mga tao na hindi safe. Pero kung makakasabay, kagaya nung mga sinisimula nila ngayon ng government na magpo-provide ng bike lane, nagalagay ng mga barricades sa bike lane. Pagka ganyan, tingin ko masusustain naman natin yun. So okay yun. Do you think yun nga, dahil sa yung pagkakaroon ng bike lane will really contribute dun sa interest ng tao na magbisikleta? Yes, tingin ko naman. Lalo kapag yung kagaya nung hindi ko alam kung nakita mo sa mga vlogs ko, pero pag may nadadaan ako mga magagandang bike lane, kagaya nung nasa tapat ng UP, Techno Hub, sa Manila, meron silang dito sa may tabi ng Intramuros, mga ganong klaseng bike lane, makaka-encourage lalo pag nakita ng mga tao na, uy, safe magbike sa mga ganong klaseng lugar. Oo nga. Nako, sana nga mangyari yan, no? Iyan. Ito, Iyan, medyo... Yes. Iyan, ito, siguro, final few questions na lang bago namin pakawalan. Pero siguro, tanong na lang siguro namin yung mga advice mo siguro na pwede nating ibahagi sa mga nanonood, no? First of all, siguro, tatlong ako ng general advice sa'yo from these three topics, no? Una, yung bike to work. Kasi nakikita namin sa vlog mo, nagbabike to work ka. So siguro ano bang general na pwede nating ma-advise sa mga tao na gustong simulan yung pagbabike to work? Alam ko may video ka nun eh, pero siguro in general, what can we share to the viewers? Siguro sa mga nagbabalak magbike to work, laging maging alert lang sa kalsada kasi wala pa tayong proper infrastructure for cycling, yung mga bike lane natin either ginagawang parking or pintura lang. So, kahit may bike lane tayo nakikita, kailangan maging alert pa rin tayo sa kalsada para maging safe. Ito namang buying a bike. Kasi syempre, may mga tao tayong mga hindi, wala pang bisikleta, ngayon pala nahihilig. Ikaw, kung ikaw tatanungin, anong may advice mong gagawin kung gusto rin ang bumili ng bike? Dapat ba MTB agad? O dapat ba road bike pa agad? O folding bike? Ikaw, in general, what can you advise sa ating mga viewers? Sa akin, personal opinion ko, no? Siguro kung magsisimulang mag-bike, tingin ko mountain bike ang pinaka-okay. Kasi given yung road conditions sa atin sa Pilipinas, talagang
Tapos kung bago ka pa lang, mas madali kasing i-handle yung mountain bike. Kung i-compare mo sa road bike or kung ano, basta naka-flat bar, medyo okay-okay siya. So, hindi ka madadala kasi pag gaan eh. Oo. And finally, ano, Ian, ano lang yung siguro pwede mong advice sa mga siklista ang gusto mag long ride na katulad mo, yung ginagawa mo? Ano ba dapat ilang gawin para maging katulad mo? yung paglo-long ride, ano yan, parang step-by-step procedure. Hindi naman yan yung kakabili mo lang ng bike tapos pwede ka nang lumarga ulit. Lumarga agad kung hanggang saan-saan. Ngayon, sa simula, syempre kagaya ako, nagsimula ako dati, kagaya nga nung sinabi ko kanina. Nung nagsisimula ako, ang 10 kilometers sa akin dati long ride na tapos ang dami ng pahinga nun. Pero as you go along, kung talagang mahiligan mo yan, unti-unti mabibuild mo yung stamina mo, yung endurance mo, hanggang sa makakalayo ka na ng makakalayo. Tsaka kung gusto mo, pwede mong gawin ng gawin, basta tsagain mo lang, makakalayo ka rin. Magagawa mo rin yung mga long ride na magandang gawin. Oo. Naku, Ian, maraming salamat ha, sa yung pagsama sa amin sa Spin Sidelines. It's an honor. At siguro, message na lang sa mga fans mo, yung mga nagla-like at subscribe, yung mga hindi nag-i-skip ng ads. anong siguro, mensahe na lang sa kanila? Yun. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga kapot-pot na patuloy na sumusuporta dun sa channel natin. Yun. Sa mga patuloy na sumusunod sa matandang kasabihan na mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay suswertihin. At ang hindi mag-skip ng ads ay mas lalong suswertihin. Yeah, maraming salamat. Overwhelmed kami. Hindi lang ako, yung mga kasama ko sa group. Si Doc, si Sir Ronnie, si Sir Noel, si Charles. Overwhelmed kami sa support na natatanggap namin sa lahat ng mga sumusubaybay sa channel namin. Nako, maraming salamat uli, Ian Howe. At salamat you, sa pag-share sa ng mga stories mo tungkol sa cycling at sana marami ko tong ma-inspire na cycling at magiging active in general sa ating mga life, sa kanya-kanyang lifestyle. At yun nga, magandang araw sa iyo, Ian, at hopefully we see you soon. Sana magkita tayo. Ayun, so there you go. Yes, tama yes. Natin. Minsan, chat-chat tayo, tapos mag-ride tayo. Sige, Ian. At yan, that ends our episode of the Spin Sidelines. Of course, for more sports news, go to spin.ph and follow us on our Facebook, Twitter, YouTube, and Instagram accounts for more updates. Again, I'm Ruben Terrado, and this is the Spin Sidelines.